Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinipilit ni Ami at Doc Jose na kumain si Dr. Jill dahil walang gana. Biniro pa ni Ami ang pamangkin na susubuan niya ito para kumain lang at sinaway naman ito ni Doc Jose si Ami dahil sa may pinagdadaanan si Dr. Jill. Pinapaamin ni Doc Jose si Dr. Jill kung si David ba ang dahilan. Inamin at kinuwento ni Dr. Jill sa dalawang matanda na si David nga ang dahilan dahil nalaman ito na nakipagbalikan ang asawa sa kabit niya. Ikinagalit ni Doc Jose ang nalaman at pinayo niya kay Dr. Jill na kunin si Gio at magsimula sila na sila lang at dagdag pa nito sa kanyang payo na iwanan ang relasyon na miserable siya. Kumontra si Ami sa ipinayo ni Doc Jose sa pamangkin dahil sa iniisip nito si Gio na maaapektuhan at ayaw niya na matulad si Gio kay Dr. Jill na apektado at nangungulila sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang noon. Pinaliwanag ni Ami kay Dr. Jill na walang perpektong relasyon o pamilya at sinabi rin nito na habang may buhay ay may pagkakataong ayusin ang lahat. Tinanong ni Dr. Jill ang dalawa na kung iiwan niya si David ay saan sila pupunta. Sinagot ito ni Doc Jose na dito sa amin. Ikaw at si Gio ay may lugar dito at pangako na magiging masaya kayo dito. Sinabi ni Dr. Jill na ang gusto lang niya ay matapos na ang lahat para sa ikabubuti niya at para sa ikabubuti din ng anak. Kinagabihan ay nagkukwentuhan sa labas ng bahay si Dr. Jill at Ami habang umiinom. Sinabi ni Ami kay Dr. Jill na naintindihan niya ang nararamdaman nito na umiikot lang ang mundo sa isang tao at nauwi lang sa wala. Pinayo niya kay Dr. Jill na gera na ito at dapat niyang labanan. Sinagot ni Dr. Jill si Ami na minsan nakakapagod na rin lumaban lalo na't paulit-ulit na walang katapusan. Binigyan ni Ami ng lakas ng loob ang pamangkin na huwag itong sumuko dahil hindi siya nag-iisa. Pinasalamatan ni Dr. Jill ang tiyahin dahil sa mga pinayo nito at sinabihan niyang so gera na to. Sa laban ng marriage ko, ako lang ang natitirang lalaban, sugatan, pagtatawanan at talunan. Umiyak itong si Ami sa mga sinasabi ni Dr. Jill at nang makita ito ng pamangkin ay itinanong ito kung bakit siya umiiyak. Sinagot ito ng tiyahin na hindi ka kasi umiiyak kaya ako na lang ang luluha para sa'yo. Pumasok na si Ami sa loob ng bahay at pumalit itong si Doc Jose sa posisyon ni Ami. Tinanong ni Doc Jose si Dr. Jill kung paano nito nalaman ang tungkol kay David at Lexi na nagkabalikan. Sinagot ni Dr. Jill na nakita niya ang dalawa na nag-aakapan at naghahalikan sa loob ng sasakyan. Dagdag pa nito, nakasama niya si Gio ng panahon na yun at mabuting hindi nakita ng anak ang ama at ang kabit nito. Sinabi ni Dr. Jill kay Doc Jose na hindi niya alam ang gagawin na ang gusto lang nito ay mawala ang sakit na nararamdaman. Pinayo ni Doc Jose sa pamangkin na simple lang ang buhay. Kung ano ang kailangan ay yun lang din ang gagawin. Dagdag pa nito na huwag itong pigilan ang nararamdaman. Sinabi ni Doc Jose kay Dr. Jill na isigaw ang sakit na nararamdaman nito. Inunahang sumigaw ni Doc Jose na walang hiya ka David, masahol ka pa sa pinakahayop. At sinundan nito ni Dr. Jill sa pagsigaw na walang hiya ka David, manluloko, sinungaling at umiiyak itong sumisigaw na sinayang lang ng asawa ang lahat-lahat. Humahagulgul na sa iyak si Dr. Jill nang biglang naglabas din ng sama ng loob si Doc Jose kay Jake. Sumigaw itong si Doc Jose na, "Jake, bakit mo ako iniwan? Sabi mo walang iwanan. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Dumami tuloy ang wrinkles ko, lumubo na ang eye bags ko at lumusyang na ako, impactita ka." Nahinto si Dr. Jill sa pag-iyak dahil sa narinig nitong sinabi ni Doc Jose at sabay silang nagtawanan na may halong iyak.